Maligayang pananood mga tol. Ngayon nandito tayo sa aking binubuksan na bagong motor shop. Ikikwento ko sa inyo kung paano ko siya sinisimulan, kung paano ko siya ginagawa. Sa video po natin ngayon, ikikwento ko po sa inyo kung paano ko inaayos, paano ko sineset-up at paano ko pinapaganda itong bagong motor shop na i-open ko. Pero bagong lahat sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dito sa aking channel, ako po si Pistol Carmen at ito po ang Pistoy TV. Paki-like at paki-subscribe. Paki-hit nyo na rin po yung notification bell natin para ma-update po kayo sa aking mga bagong video. Kaya po, bali, ito yung bagong bubuksan kong motor shop. Dating napakarumi nito. Matapos ko siyang linisan. Pininturaan ko siya. Tapos, ngayon nag-display na po ako. Inaayos ko na kung paano ko aayusin yung mga items. Kung paano i-display para makikita ng mga buyer natin. Para medyo presentable naman. Nung dumating kasi yung pandemic, yung coronavirus dito sa Pilipinas, medyo nahirapan talaga kami. Maraming negosyo yung nagsara. Ayan. Bali, isa na ako sa mga tinamaan ng matinding crisis nung pagdating ng pandemic. Nagpapasalamat na lang ako kahit na medyo malaki yung nalugit. Ang importante, hindi tayo nagkasakit at napakadali lang bumangon kapag medyo okay naman yung pakiramdam mo. Ngayon, so, nung nagdaan yung pandemic, dalawa sa shop ko yung sinara ko dahil mahirap magbayad ng upa ng medyo taghirap rin yung mga kababayan natin. So, medyo gipit. Kaya, mahirap sa pera. Okay. Ngayon, naisip kong magbukas ng bagong negosyo. Wali, sugal na lang to, lakas ng loob, kasi kailangan mag-move on. Wali, eto yung binuksan kong negosyo sa gitna ng pandemic, itong motor shop na to. Kung mapapansin ninyo, dahil nga nagsisimula pa lang, dinidisplay ko pa lang, ginagawa ko pa lang ng paraan kung paano ko i-display yung lahat ng paninda natin. Kaya, ayan, ang dami pa nating mga kalat. Pakita sa inyo. Yan. So, sana swertihin tayo dito sa pinapasok natin negosyo ngayon. Bali yung display stand ng helmet, dating napakalaki niyan. So, pinakat ko. Tapos sa part naman na to, dito natin nilagay yung mga iba't ibang accessories na pwedeng bilhin sa shop namin. Ayan. Doon tayo mga like bar end, plate holder, disc lock. So, marami, axle cup, meron tayo mga brake arms, tapos, yan. Sa portion naman na to, yan, dito sa part na to, medyo mahaba yan, yan naman natin nilagay, yung mga ilaw natin, dyan natin nilagay. Bali, dito naman natin ilagay yung mga gear, yung mga gloves na kailangan ng mga riders para gamitin sa pagmo-motorcycle. Dito natin nilalagay. Tapos meron tayong display stand. Ito yun. Yung showcase natin. So, meron rin tayong mga display dito. Bali, dalawa yung showcase natin na glass stand para lagyan natin ng mga display. Tapos, bali sa taas naman, yun. Yan. Meron tayong mga ano dyan, tinatawag kong pang highlights natin sa mga items natin na itikinda natin dito sa motor shop. Tsaka yan, bali dyan pa sa taas yan, pwede pa tayo maglagay dyan. Kaya medyo maganda ang kalalabasan nito pag natapos ko na. Bali, ang opening ng motor shop na to is sa December 1 na. So kailangan maayos ko nung maganda to kasi medyo mahaba yung allowance time natin para i-set up to. So, pero medyo palapit na rin matapos kasi halos nabubunan. Siguro masasabi ko nasa 70% na tayo.
As susunod ko naman ito, mamaya-maya ng konti, mag-wiring na ako ng mga showcase natin, ng mga glass stand natin, i-wiring na natin para mapahilaw na natin yung glass stand na pinakita ko sa inyo. Dalawa to, lalagyan rin natin siya ng strobe para mas kapansin-pansin. Diba? Kasi medyo kailangan natin gumawa ng gimmick ngayon para makabawi tayo galing dito sa pandemic na to. Bali yung tinda natin mga helmet ngayon, hindi siya sobrang mahal. Kailangan natin ng helmet na yung tipong budget meal lang. Pero pag isunod mo naman, safety. Tapos hindi ka mahuhuli ng ating batas o ng mga pulis sa kalye pag bumiyahe ka. Siyempre kailangan natin yung medyo afford ng mga kababayan natin na helmet. Saan na tayo magtitinda ng mga sobrang mahal kapag medyo nakaka-recover na yung bayan natin galing dito sa pandemic? Okay. Katulad nga na sinabi ko kanina, bali ito isang lumang stand na to na gamit dati nung nakapwesto rito na TGP Generic Pharmacy. Naiwan nila. So, kinat ko. Ayan. Dahil nga kulang sa lapad yung cabinet na to, I think nasa 1 feet lang. Kaya ang ginawa ko, nilagyan ko siya ng extension. Ito siya ngayon. Kung saan nakalagay yung ilaw. Kaya ako sinilagyan ng ganyan para may ilaw na rin yung mga helmet. Mas magandang itinda. Tapos para mailagay ko na rin itong mga stickers ko. Yung mga nakaroon na stickers. Kaya kasi nga 1 feet lang yung cabinet. So nagdagdag ako ng 1 feet pa. Kasi yung mga nakaroon natin na sticker na ginagamit ko sa pagko-customize, 2 feet yung haba niya. So kailangan nating lagyan ng extension. Ang kinaganda nito, yun nga, dahil extension siya, nakikita ko na rin yung color. Pag yung may kailangan akong gawin ng sticker, makikita ko na yung color. Bali sa pagka-setup ng shop na to, sinadya ko na meron tayong part na kung saan nakasabit yung mga accessories natin na hindi display. Meron din tayo siyempre mga tipong mga patungan para sa mga bagay na kailangan ipatong para magkaroon ng magandang concept o magandang itsura yung shop natin kapag ang tao ay nasa harap ng motor shop. Okay? Tapos, naglaan din ako ng area para kung saan ko ilalagay yung mga items na naka-box. Bali, ito yung area na yun. Bali, meron pa tayong mga extra space para sa iba nating paninda. Ayan. Tapos yun. Ayan. Mas malapit. So, ayan yung mga gear natin. Mga gloves. Diyan natin nilagay para isang area lang para yung kasama natin rito o yung kasama natin magbabantay sales lady. Alam kaagad kung saan hahanapin yung bawat item. So, para hindi siya magulo. Well, maya-maya ng konti, itutuloy ko na yung pag-aayos nito. Itutuloy ko na yung pagsisetup nito. Magkakabit pa kasi ako ng mga screen sa bandang taas na gagamitin kong pang-highlight sa mga display items natin. Lalo na kapag mayroong mga bagong items na itinitinda o ititinda tayo. So, mas maganda kung meron tayong mga highlights area, which is mas maganda kung nasa taas natin ilalagay. Katulad ng nandito kanina na pinakita ako sa inyo. Bali ngayon, pahinga muna tayo. Siyempre, kailangan din ng break at nakakapagod din kasi mag-setup. Kaya bumili muna ako ng tinapay dyan sa malapit na bakery para kumain at magpahinga na rin muna. Tapos mamaya, trabaho ulit. Ang susunod natin, dahil nagabit ko na kasi yung mga green screen, pagano tayo, magsasabit na tayo ng mga display na kailangan natin ilagay doon. Kaya, maya-maya konti, pero pahinga lang talaga muna. Kakapagod din eh. Binili ko itong tinapay na to, ito yung tinatawag nila, ano? Fried ube. Paborito ko ito, natuklasan ko niya sa may bakery. Masarap siya.
fried ube. The best na busog. So, tatlong piraso. Kulang pa. Okay, kain tayo. Dumating kasi yung pandemic dito sa bansa natin. Sobrang dami ng naluging negosyo. Yung iba ay hindi na hinintay muna na magbukas yung mga bagong negosyo or dumami yung tao sa labas. Natakot na rin. So hindi na hinintay, nagsara na sila, nagbawas na sila ng mga store nila. Kami gano'n rin yung ginawa namin, hindi na namin hinintay na pag lumabas kaya itong mga tao, gaganda kaya yung ekonomiya. So parang nakita na rin namin yung magiging outcome, kaya hindi na namin pinatagal yung dalawa naming store. Kaya ngayon, dahil lumalabas na yung mga tao, tapos nasapit na rin yung Pasko, kaya naisipan na namin magsugal na magbukas ulit ng bagong motor shop. Kaya isang malaking sugal itong ginagawa namin para maituloy yung buhay. Kasi wala namang choice eh. Kaya kailangan siyempre move on, life goes on. Kaya tinuloy na lang ulit namin yung pamili ko. Maraming salamat sa panonood. Ito po ang Pisoy TV at ako po si Pistol Carmen. Paki-like, paki-subscribe, paki-hit mo na rin yung notification bell natin para ma-update ko po kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.